sa ipapakita ng not only for Geekfam, no, same goes with Execration kung paano sila babawi dito sa game, kasi nasabi mo nga boss Aloy, if they want to go on the upper bracket, they need at least 1-1 dito sa Geekfam, kasi yung Geekfam konti pa lang yung matches na pinapakita nila, they only have 2 matches, pangatlo pa lang to, so they really need that point for Execration. But for Geekfam, ito na nga yung drafts nila, I mean yung bans nila, Nyx, ganun pa rin. And then in-include nila yung Tuskar since syempre, kita natin yung power ng Tuskar mo sa low eh. Oo. So, sa mid, pwede mo pag kinuha pa as post 4, ang hirap din. Pwede din mas simple pick na Execration, might as well alisip na lang. And Marcy, bina na rin ang Execration. So yung Geekfam, laging 1-1 yung laro, no? Against Lilgan, pati itong sa... yung yep. P, Purple Paradox. Yan. So, mabibreak na ba nila yon? Kasi, kung sakali, ha, 1-1 na naman to, di ba? Kailangan na yata nila mabreak to. Pero every time na lalaro sila, parang ang lakas nila eh, no? Tapos biglang, tingnan ko ha, kung kumusta ba yung kanilang mga unang games. So, lagi yung sila na nalalo ng game 1. Tapos talo sila ng game 2. Ganun yung ano. Ay, hindi pala. Yung sa may Purple nila. Paradox, panalo ng game 1 yung Purple, panalo sila ng game 2. Pero pag nananalo sila, dinudurog nila yung kalaban, no? Pag natatalo naman sila, yung mga saktuhan na games, yung mga crucial, eh no, 25 minutes yun sa Lilgan. Yung sa Purple Paradox, 31 minutes nila tinatapos. So, talagang dominating itong Geekfam pag nananalo sila. Siguro, pag nanalo sila sa lane, yun yung pwedeng masabi natin dito. Aha, tama. Nakita rin natin yan, boss Alon. Diba, nung game number 1, ganun lang naman basically yung ginawa nila. Tinalo nila sa lanes yung Execration. Uh-huh. And then, naging maganda pa yung rotation nila. Plus factor pa na mayaman si Skim. So talaga, nakita natin yung result. Uh-huh. Paano durugin yung lanes. No, doon talaga, masasabi natin mid lanes, mid games. Game number 1. Pero Execration, they were able to get the last rock. Hindi na ban. Kaso masyadong maaga to. Pero since walang Nyx, pero kasi parang hindi na main na pang-counter yung Nyx sa last rock eh, no? Parang pag nagkaroon ng BGB yung last rock, wala na rin. May na rin. Tatayo na lang din yung Nyx. So, let's see. Paano nila bibigyan ng solution itong Geekfam? For Execration, kumbaga expected din nila na pwedeng magbira na Ember combo, 'di ba? Kasi Execration nag-run din 'yan eh. So alam din nila 'yan na okay, kahit mag Mirana Ember kayo, less rock mid kami, parang dudurugin ko sa lane itong Ember. Ngayon, for Geekfam, tutuloy ba nila yung Ember Mirana? Yes, may less rock na nga agad. But I Inuloy. Think tama nga, boss Alo, tama. Oh, sila nga baka sabihin niyo, mag-coach na ako. Guys, hindi na ka-live to, di ba? Official broadcast tayo. Walang ano yan. Talagang nahulaan lang ni Bosalo kung ano yung dapat gawin. That's why nakaban yan kanina sa Execration, di ba? Kasi yun talaga yung laging ginagawa ng Geekfam and mukhang itutuloy pa rin nila even though na-shrack yung katapat. For Execration naman, pwede rin naman na ilagay nila sa sidelines yung na-shrack. Kaya for Geekfam, binan nila rito yung line eh. Isa pa sa mga pwede magpahirap sa Ember yan, sa may gitna. Since, syempre, kailangan mong protektahan yung second pick mo, di ba? Sobrang aga niyan kung tutuusin na pick for Ember Spirit. So, delikado pa rin talaga sa mga, ano, sa mga, so, poprotektahan nila yan. Baban sila dito ng mga, sa mga heroes like Lina, ano ba yung mga hero na pwedeng iba nila, pero tingin ko, Lina, okay na yan eh. Enough na yan. Pili sila ng iba pang bans na either offlane or carry. Or mga hero na medyo nakakaligtas pag sa searing chain, arrow sa may gitna. Pak? Pwede, might be the case. Pero Doom, muna for Execration. Doom ba? Sila yung nag-ban. Doom, akala ko sila yung kukuhanan. Pero, and but Rider ban ba rin? So, iniisip na nila na side lanes yung Leshrac dito. Pwede naman, si Tino nag-Leshrac din naman yan eh, na offlane eh. I think si Palos, ginagamit niya rin talaga to na carry. So, pwede. Talagang ang dami pang option ng Execration dito sa Leshrac nito. Hindi mo pwede i-rule out na mid na agad siya. Pero ano kaya yung another ban ng Execration dito? Mga tipong kayang pamigil talaga for Leshrac.
No? Ah, pwede nga sila magban ulit ng silencer dito kung tutusin eh. Execration, parang ayaw makita ulit yung silencer na to. Sobrang hirap para kay Lashrak nyan. Same goes with Tiny, pagtatalon siya palagi. Or pwede namang core ulit for execution ni ipan nila. Pero Tide, si Tino yung pini... si Force yung pinipigilan din nila dito ah. Ay, ang apat na yan, nagiging hero yan ni Force. Baka magban pa nga sila ng pangulier dyan eh, di ba? Pwede. Ay, or undying offlane, kasi nag-undying offlane din si Kuya Force eh. Enigma! Ang dami ni Force, ano? Iisipin mo na simula na nakita natin si Force sa scene, sobrang dami mo nang pwedeng ibigay na hero sa kanya. Nag-improve talaga to si Kuya Force ng sobra-sobra. Ang dami niya na kung experience sa mga nangyaring Polaris, Ekte. SF ban! Or Geekfam! Kala ko sila yung mag-iisip nga rito, pwede mag-iisip sa Skep eh. So iniisip na talaga nila na carry na Leshrac na to. Kasi usually si Bob talaga yung gumagamit ng SF sa execration. Apa! So mag-ano ba sila rito? Morphling? For execration? Oo. I think bina nila yung Apa for Leshrac din kasi yung bloodstone, diba? Lifesteal. Ice Blast. Yan na yung parang nakikita ko bukod kay Nyx na pang-counter sa Leshrac. So, might as well tanggalin mo na lang. Pero pwede pa natin pwede din sabihin na na Leshrac na na-carry to. Pwede pa talaga mag-morphing since baka ma-open pa nga. Wala or pa naga-siren, open pa rin. Diba? Yes. Yung katulad ng nangyayari ngayon, slip sabay ulti ni Disruptor. So, tingnan natin eh. So, Geekfam, ano ang ina-expect nila rito? Kung Naga Siren ba to or Warpling? Pwede silang pumikagad ang mga pang-counter dyan. And Undying, ayan na nga. Hero nabanggit mo na to, boss. Or baka, pwede kasi i-support, pwedeng i-offlane. Pero kailangan nila pag-decision niya kasi 2-pick sila eh. So, Undying plus... I think if flex pa nila yung Undying dito. Kuha sila ng ano... kuha sila ng isa pa. Carry? Hoodwink! Oo. Okay, so Hoodwink. Pa nga nila. Actually, may mga nag-carry Hoodwink, ha? Sa pub game, si Palos, spini-spam niya yung carry Hoodwink, eh. Si Skem, na kalaban niya yon, sabi ni Skem, pag ako gumagamit niya na carry, hindi marunong yung kakampi. Kasi niya napapagana yung Hoodwink. So, tinan natin. Pero pwede nga ang gawin niya rito is Hoodwink support na to, no? Plus Undying offlane. Aha. Yeah, pwede. Makikita na natin. So, pero syempre, si Skem to. Hindi ko makakalimutan, nag-Jensen carry nga si Skem. Bagay. Oo. Yan, pwede sabihin. Mabibigla tayo, tingnan natin. Pero kung ako tatanungin, gusto ko yung Hoodwink na post-war kasama ni Undying nga. Taas ang kill potential nila dito. And, they need some heroes that could build a vessel. Halos lahat yan. Pwede bumuild ng vessel for Leshrac. So, let's see what's gonna be the bunch naman. Shoutout pala dito kay Boss Errol Domingo. Yan, pa-shoutout naman kabayan na lo. From Bulacan. Tropa natin si Jeff De Jesus. Uy. So, kapag taga-Bulacan. Ano ba tawag pag, Bulakenyo mo? Bulakenyo? Ayun. Hindi. Bubu, Lakenyo, yan. Lakenyo. Sa pagkakas pala yun, no? Yung kabalin. Ay, kabalin pa yun. Kabalin. Ano nga? Wala lang. Kabayan. Bulakan. Kabulakan. Kapaputok, na? Paputok yung uso sa amin, eh, oh. Ganon. Sa Laguna ba? Sa Laguna ba meron? Wala. Arang wala rin ano, Kalugaw. Gaya, Kalugaw. Ka-resort. Puro resort dito eh. Ka-hot spring. O, tama yan. Ka-hot spring. O, ano, bakit si Pambanga may kabalin, no? O, di ba? Teka lang, baka tawag ba talaga sa... Ay, di ko alam. Sa taga-Pambanga. Shoutout sa mga, ano, sa mga, shoutout mo na sa inyo yan. Pakiliwalagan nga po kami, medyo di po namin alam, no? Kung yung kabalin ba is tawag sa mga kababayan na taga-Pambanga. Pero naririnig natin palagi. Oo, kabalin. Anyway, last ban for execration. Naga Siren naman, minanan din nila. Baka mamaya sila pa yung magamitan yan since last week na carry na nga lang yung Geekfam.
hindi mo alam anong pwedeng i-surprise sa'yo ni Skem dahil kakabalik nga lang as a carry. Let's see. Ito na natin kung ano pa yung kanilang ibaban dito. Naga, nag-ban. Okay. Yung mga kaka-counter sa Enigma. Carry, nakaka-counter sa Enigma. Paces Void. Pili ko, Paces Void to eh. Baban ng Paces Void yung X eh. I think pwede sila ditong ano. Kumuha. Pero sa bagay, parang bangatangat kung TA, Bob, tas Flesh Rock, Palos. Kasi yung isa nagiging option minsan ng Execration pag iba, iniiba nila yung strategy nila eh. No, si Bob yung nagiging hard hit, si Palos yung umiikot. No, so... Is this more than that ito? No? For Geekfam? Oo, for Geekfam. Pwede, may pero... May ka para unahan yung Enigma, makrono mo, mapatay. Wala na yung problema yung Black Hole. Or kung baka pag Black Hole man, Corona Spear. Could be the possibility, Faceless Void. Pero sa feeling ko, Geekfam to, gusto na naman dito mag-run and gun na style eh. Pwede nga silang kumuha lang ng casual ulit na Juggernaut, mga ganun eh. Or for them, or baka meron silang NP. Ay, naku, NP na ata to. Gusto ko lagi makita yun for Skem. Lala lang, pagka usapang NP na carry. Tingnan natin, 14 seconds for Geekfam. Oh my god, binigyan nila ng sagot yung Enigma. Oo nga naman, yan magiging sagot sa mga idolods. Isa yan sa nakakainis eh. Pwede, no? Oo nga, no? So, hindi man pa-counter, kumbaga sa lane, nalang kaka-counterin yung Enigma. Yes. Pwede nga, no? Gyro? Okay din. At saka, kung maisip mo, that was alone. Parang later part mo pa, poproblemahin yung Black Hole. Ang poproblemahin mo muna, yung lanes, yung idolod. So, yun yung pinakamasakit sa ulo, no? Na hindi ka lagi makakalapit sa creeps. Laging madedenay ng mga idolods plus Enigma yung creeps. Asitin mo dapat. So, with the flak cannon, pwedeng-pwede. Tsaka, kita mo naman yung composition ng Geekfam. Gusto talaga nilang tapusin ulit ng maaga. So, LD. Okay, nakakagulat yung LD. LD, ah! Nakakagulat yung LD doon. Okay. Okay, guys. Sabi, bigay. Naririnig ko na si Palos. Okay, bigay mo na. LD ko na to. Parang ganun na yung mga sinabi. LD mo na to. Sige, LD ko na yan. Oo. Binigay nila ang LD. Pero, LD. Medyo worried ako sa LD na last week. Pero kung mag-workout naman to at maging maganda yung rotation ni Bob and Shanks this time around, kaya nilang i-workout tong LD. Mabilis bumasag eh. Parang isip mo dito for Geekfam. Tagal nila bumasag, oh. Mm-hmm. Meanwhile, for Execration, nandiyan yung Idolons plus yung Bear. Sobrang bilis bumasag. Plus, yung Life Shock pa. So, I think mas maganda yung naging composition ng Execration dito, Hero, compared to game number 1. Ay, 1-1 na naman ata to ah. Let's see, kasi medyo ano nga yung pick dito ng Exe, no? Pwede nga makabulag. Sobrang bilis nila, lalo pa nagsama-sama. So, for Kuya Force, yung lane na naman niya rito, depende kung mapahirapan niya si Palos. Pag napahirapan niya si Palos, pwede. Diba? Delikado nga actually si ano dito, si BDC. Nakakatakot naman yung position na dito. Nakapagka na-combo siya food ni trip na naman? Mapu-food trip na naman si BDC. No, pero hindi niya maiwasan yun eh. I think okay na siya yung mamatay sa lane kaysa naman si Palos. Ito, may sagot na doon sa kabalin natin. Yung balin daw is bayan. Ah, yung kabayan. Sa kabayan. Parang kabayan ganun, pa rin. So, wala pa rin. Kabayan din na. Oo. So, hindi ko ba sasalita lang pala nila yun? Sasalita lang na. Di ba naliwanagan kami? Thank you, Boskel. Ewan ko lang kung legit yung sinasabi ni Boskel, ha? Kailan. Medyo friend. Yung trust issue kasi namin lately. Nasusubok eh. So, hindi ko po alam, ha? Pero shoutout sa inyo, Boskel. Marami rin kasi akong friends sa Bulacan. So, shoutout sa mga nakaka-dotahan ko sa mga Bulacan. Ayan. Sila Freya ng mga pangalan. Nagulat nga ako sa Kelly. Ah, si ano?
Yan. Oo, oh, sila. Ito sa may kanto yan, di ba? Nila aling gano. Kunching. Doon niya, no? Sa may pilihan ng ano. Chicharon. Sabi, oo. Hindi ko alam, joke. Ayoko punta doon. Pero, anyway. Hindi ko rin alam yun eh. Huya Enjoyer. Ako alam ko yung... Huya Enjoyer. Boss Alon. Ano, guys. Maliwanagan mo naman kami. Yung Huya Enjoyer is... Tournament kasi yon na 1 year na raw, hindi nagbabayad pa. Hindi pa nagbabayad. So, kumbaga, sila-sila yata, sila Cox yata, lumaro nun. Niyon, sila Palos. So, hindi pa rin nababayaran yung napanalunan nila doon. Ayun na, first blood, guys! Kuya Force! Nakadali na naman po sila rito. Palos na naman niya nadali, ha? Eh, para alam nila na may words yan. Kaso, nakaabang, oh. Okay. Hindi kayo makakalagay. Uy, and scam, nakakuha niya rin yung run dito sa may ano, top lane. Ay, ganda ayan, na lang guys, ba siya? Yung mga inside information natin na yan, nakaano natin yan. Siyempre, nakasama natin sila sa Predator League. Naglolokan sila ron. Oh. Yun pala yun, no? Hindi nakarelate kaming lahat din. Oh, pero, okay. So, gano'n na naman ang naging kwento. Boss, alam mo na, ulit na naman. Tatlong bounty, first blood. Oo. Uh-huh. Ay. Eh, parang may gano'n, meron ng sistema yung ano eh. Yung Geekfam sa early, ano kagad nila eh, no? Yung pag-opening. Okay, ito dapat ganito ginagawa natin ha. Auto-smoke tayo. Kuha tayo bounty. Ha? Okay. May ano ka ba? May chismis ka ba dito sa Geekfam, Boss Alo, kung sino ang nagko-command? Kasi sanay ako na si, ano eh, si Scam yung nagko-command. Bumulong team, etong si Scam. Kasi pero sa, talaga yan. Nagko-call ng, Eto, di ko lang, sure, ha? Chismis lang naman, chismis lang naman eh. Chismis lang naman. Muntik nang maging PH team. Etong si Scam, si etong apat, yung Kuya Force, si Scam, hindi pala si Kuya Force, wala pa talagang offline. Yung dalawang support, si Narman sa si Hasla, si Narman sa si Roji, plus Scam, plus kinukuha nila is si Bob. Okay. Baba. Pero Bob, nag-stay sa XA, yun. Kung ano, Korg, secret. Mama, chismis. Hindi, at least, diba? Nakalimut ako sino yung offline eh. Tayo. Ganun lang, chismis ang offline ay wala pa yata. Pero malamang si Kuya Force din. So parang ito rin yung apat na yun na binuo talaga ni Scam. Plus, nakuha nila si Cox. Yun. Okay din naman yung nangyari, no? Actually, ang ganda ng performance ni Cox. Kahit yung mga past na, ano, na series nila, no? Although it's a 1-1, pero kita mo nag-stand out din si, si Cox. And, expect na natin yan, guys, sa after TI, marami talagang nag-scout na ganito, na ganyan. May mga offer, diba? Kasi di pala... Actually, lahat ngayon, guys, is malakas na team. Nakakatalo na lang kung may coach ba sila or wala. Kasi dun lumalamang yung ibang teams ngayon na merong coach. And yung iba is, wala, is, as 5 lang sila, malakas niya. Wala namang coach, ang hirap magdota. So, depende. So, yun yung kulang din sa Southeast Asia, di ba? Kung sino yung makukuha mong coach. And limited lang talaga yung mga may qualify, pwede mag-qualify sa, as a coach eh. Ayaan nyo, pag nag-retire na ako sa cash, ha? Konti pa. Kung may isang kukuchan, Boss Alona team, pag nag-retire ka na sa pagkakas, saan yun? Doon ako ka na 23, Savage. Kayo? Papakasarap ano yun, i-coach nun. Joke lang, siyempre. Pero, uy, naku po, dalawa na naman mamatay dito sa may execration, sa may bottom lane. Ayan ang sinasabi natin, Boss Alona. Actually, dapat hindi magkakaroon ng roster change itong EXE. Pero si Abeng is parang after nila matalo sa Predator League is tinamaan talaga ng sadness. So natuluyan. Sadness. Nagpahinga. Alam mo na oh yung my god. And, oy, para boom! Okay.
Shanks? Nadali siya ni Roger doon? O ni Roji? Yeah. Pero boss alo, ha? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang ganda naman ng simula ng Geekfam. Oh, nakakatakot. Tsaka yung hindi makalapit si ano si Palos. Malabo yata. Ito di rin makalasit. Ang hirap ha. Okay guys! Tusin! Hindi pa naman. Hindi pa naman guys. Minsan nyo coach din nyo pa hamak eh. Ehem mo si... Nako, yan lang yung nakikita nyo. Pero sa totoo lang, malaki bagay yung coach talaga. Iba siguro may mga senaryo na nakaka-apekto yung coach. Kaya depende yan eh kung sino makukuha yung coach. Pero isipin nyo, sa bawat EU team, for sure may coach palagi. Napakalaking bagay nung may coach ka at ako po sumakto pa yung skill dito ni Kuya Force before siya mag-limbs back ni BDZ. Oh, disaster. For non-draw with Balos. Ang ito yung parang nagulat ako sa last pick ng Execration. Lalo na UD, nakita nila na possible na mag-late nga. Sa bagay, parang ganun talaga eh. Just have to accept na ganito yung magiging lane. Kaso, okay na siguro na hindi masyado makapag-farm si Palos. Pero yung namamatay siya, yun yung parang hindi talaga ideal for them. So, kailangan mag-take action na ni Bob later plus ni Shanks na kumala talaga sila. I think si Shanks kailangan yung dalawan. Baba? Si Enigma pwede naman talaga mag-isa dyan against Gyro. Pa-farm lang naman sila parehas. Nga, na ang aga. 6 minutes run. Okay, magkakontesan dito. Uy, masyado maaga. Pero okay, Avalanche. Tinamaan ang stun. Kaya ba nila patayin with the toss? Mukhang mamamatay nga yata si Cox. Nakapag-slug to piece pa. Arrow, tumama kay Shanks. Magkakaroon ba ng trade? Hindi na natin. So 1-for-1, Cox, kapalit. Ito si Shanks. Pero Bob, patuloy na yung paghabol kay Roger. And nakuha pa niya yung invisibility rune. Denying yung laman. Sana, o refill ng bote rito kay Bob, no? Pero pwede naman mag-TP dyan. Ito si Shanks. Yeah, later on. Pero so far, Tino na pag-farm ng maayos dito. So pwede na siyang iwan. And si Shanks kumala na lang sa ibang lane. Kaso yun nga, si ano na naman. Speaking of another kill. For Iskem. Walang problema yung kanyang lane. Napakasolido na kanilang lane-an. And Cox, oh my god, another kill for Bob. Nadalawahan na ito si Cox sa may gitna. With his, yun yung sinasabi natin, kailangan mag-take action ni Shanks plus ni Bob na mag-step up sa ibang lane kasi nga nahihirapan si Palos dito sa baba. Kita mo naman, oh, 40 last hits, 24 lang yung kay LD. So, kitang-kita mo na hindi talaga makalapit si Palos sa lane. But good thing na napapatay-patay nila si Cox dito. So at least madedelay nila ano yung timing dito ng gig farm. Pero ahabol at ahabol sa farm. Etong mga heroes na Execration dahil dalawa yun nahirapan na lane sa kanila. Enigma. Pati itong Lone Druid. Saan kukuha pares ng farm to? Yun na nga. Eh, sini Enigma, alam mo naman na nagpa-farm din niya na offlane eh. Pero depende, si Tino naman yung tipo na sobrang hilig niya magbuo ng raid pact eh. Kaya nga, bisad yung lagi ko nakikita sa kanya. Grabe. Grabe yung ano nila. Yung control. Yung control nila sa rune, no? Mga, okay, kung gusto mo gawin kami mid laner, parang gusto mo lang dumampot na rune para ma-repilan yung bote mo. Pero, no, easy basket for you, bro. Oo, walang ganun. Lagi may nakabantay. Yeah, in terms of their heroes, sobrang reliant nila sa magiging runes every 2 minutes. Dahil nga, Ember, gusto na, makakuha ng magandang para makagang. Same goes with Leshra. Diba? Pare sila ng ano, kung paano gumagana yung hero nila sa magiging. Oh my god, Palos, nasiseta pa na naman ba? Pero masyado malayo ito si Kuya Force. And ma-force out na lang din itong si Palos na magja-jungle din yata. So sino yung titipi sa may bottom lane? Wala. Give up, no? I think yun na nga yung mangyayari, boss.
Oho. Mukhang give up nga itong lane sa may bottom. And easy for Geekfam. Sabi si Iskem, sabi niya, hindi na ako mag-i-stay dyan. Alam ko level 6 ka na, Tino. May potential na black hole. So, automatic jungle na ako. And ganun din pala yung mangyayari for Geekfam dito. Bibigay rin yata nila yung top lane. If your gyrocopter, mas gusto mo kunin yung mga stocks na meron. Meron man. Oh, pero grabe yung Kuya Force. Napakayaman ni Kuya Force dito. Diba kabisado niya ng execration pero mukhang may easy kill yata. Dahil scam. Igagaw niya rito yung tiny. Plus the stun. Nung arrow. Kaso kulang sila sa damage. And Tino. Mukhang makakawa sila kill dito kay Roger. Wala nang lipa. Another right click. Kaya pa? Ayun, napapatay nga nila. So nakakuha nila. Yung kill dyan. And eto, scam. Dahil nagpakita sa may top lane. Auto-rotate by Bob. And double kill para dito kay Tino. Nagulat ako na dinef pa rin nila yun. Halos konti na lang yung buhay. Akala ko nga bibigay na lang nila. Just like you said. Oo, pero akala kasi nila magdedef yata sa may bottom yung X eh. Dahil nagulat sila na doon pala sa may top lane. And ngayon, ito try pa nilang i-go ngayon at si Kuya Force. Kuya Force Delegado. Kuya Force, pwede mamatay. Medyo makunat. Pero Bob, surviving na konti. Ay, na-rifling pa rin. Doon ni Narman. So, mabibigyan siya. And sharpshooter. Narman with a double kill. Nasaan na? Si 214. Patuloy yung paghabol nila dito, Cox. Jumping in forward. 214. Walang TP out to. Slide to peace. Fine time lang. Pero mukhang patay na rin to. And, oh. Nag-wards na lang, mamamatay. Ito si 214. Man nila nag-wards, I'm not sure. Pero good job for Geekfam for answering dun sa nangyari sa pagkamatay ng gyrocopter kanina. No, kahit pa paano nakahinga itong Geekfam. Same goes with Palos, no, kahit pa paano nakahinga-hinga na siya on what happened sa lane niya. Kaso ito na naman, Mosalo. Kanina ganito yung naging storya ng Geekfam. Mayaman si Pang. Ngayon ganito na naman. Pero ispatay nila dito. Ito si Roger patay. Yung Mirana. Ngayon, Kuya Force, sinahabol nila rito. Kaso masyado malayo si BDC. Walang glimpse back. Kaya ba nila abutan? Hindi. Dahil si BDC nasa may gitna na nagpapalevel. Diyan muna kayo. Papalevel lang ako. Oh, level 6. Kailangan niya ng level 6 dito. Para kay... pasugod lagi yung execration na din dito. So, kailangan nila yung skill na yan. And kung may Ember man sa kabila, yun, pwede nilang maabangan. Oop, mauhuli nila. Ngayon, ito si Shanks. And Shanks, patay na naman. Another kill for Narman 1. Ito si Hasla. Mukhang napakalupit din mag-hoodwink ka. Si Hasla talaga yung ano, or yun nga, si Narman. Isa mga kakaiba mag-post for eh. Diba? Diyan nga tayo nakakita na. Dati our spirit lang eh. Dati our spirit lang. Walang makikita. Pero dyan. Hindi, willing kasi siya maging baliw eh. Yan yung mga gustong kasama ni Scam. Baliw ka ba? Pwede? Pwede ka tuhira mo? Pwede. G. Para. Okay. And okay. Napatay din nila si Tino sa may top lane. Pati yung kanya mga alaga. Pinood trip dito ni Cox. And hindi pa tapos. Itong Geekfam, naghahanap pa sila ng pwede nilang mahuli. Sharpshooter. Ayun, dinali. Ito si 214. Yun pala yung pang-last hit doon. Okay. Ang ganda na nangyayari for Geekfam. Ganun na naman. Ang likot na naman sa mapa ng Geekfam. Nag-mage layer. Ay, mukhang hahataw din si Kuya Force ah. Hindi, mukhang yan lang yun. Kumbaga, Mage Slayer, Pipe, di ba? Tapos yung ano, Raid Pack, yung ganun, yung tatlong pang counter sa may Lesh Rock. Mukhang ganun yung goal niya rito, pero Raid Pack na. Etong Enigma, mukhang it's time to go then for execration. Yan, the Tundra style yan eh, na okay lang ibigay yung Lesh Rock as long as may mga ganyan silang items. Uh-huh. At saka mayaman talaga si Kuya Force. Afford niya na ano na magkaroon ng ganyang item. Pa-farm naman niya yung masusunod if raid pack yung susunod. Sumobra dito si Roger, guys. Kakahanap. Namatay siya ron.
Palos na bigyan pa rin niya ng kill. And eto na, pag-push ng Execration sa tier 1 tower dito. Pero Kuya Force yung aangat. Makikita kagad. Bakit na dyan sa may harapan? Eto si Palos. Mabibigyan siya dyan. Isang mabilisan nga iyon. And Kuya Force patuloy lang yung paghabol. Toss back. Okay. Kaya ba nila patayin? Eto si Kuya Force. Kaya yata. Medyo makulat lang. Ay, kinukulang ng damage. Kaya pa ba? Kinaya ni Bob. Pero ubos na yung kanyang mga tropa sa may likuran. Mukhang si 214 yung next target dito. Neto si Cox. Pero okay. BDC, buhay pa rin. Slide of PC rin chain. May illusion rune. Kaso, na-bushwhack. Mamamatay yata. Ito si Bob. Oh my God. Outplaying again. 214. Umiikot-ikot lang. Sana ko. Di ba ako makita, no? Ayun, nakita na. Pero nakakuha pa rin yung kill doon. And uy, one hit. First hit, root. Oh my God. Kakabuhay lang ni Palos. Patay na naman. Ay, ay, ay. Yes, problema. Okay lang sana na mamatay yung ano eh, the rest of Execration. Wag lang talaga si Palos. Pero kakabuhay lang. Malabo makaangat. Kumbaga kakabuhay mo lang, kakarespon mo lang din nung ano eh, nung Berton, di ba? Ayun na, may force na nila. Sabi, dire-direcho na tayo. Sige na, OM na. Ito yung Dota 1 days na nagalit ka na. OM na, OM na. Sabi na tayo. Magta-time ka pa, OM. Maintindihan na nila yun. Oo, ayan, 5v5 suntukan sa may gitna. Tingnan natin, Geekfam. Okay, matatake pa rin nila yung tower dyan. Kuya Force, gusto pa rin lumaban. Hindi naman daw kasi aatras itong Geekfam sa gustong mangyari dito na Execration. Suntukan kung suntukan. And Bob, nice lang ito. PC rin chain na naman. Kailangan lang naman mag-back dito ng Execration. Okay. Wala eh, kasalanan tayo lumaban sa... Kasalanan yun. Isa so, malaking kasalanan na maki... na labanan ang dying ng may tombstone. Nakita mo yung nangyari. Ganda ng mga ano eh, no? Item ali Korea, of course. Totoo. Pwede yung kailangan talaga ng... Yung kailangan talaga ng... niya at yung tangting niya din as well. Alam na na, siya lang yung... nag-iisang hero na pwedeng tumaki ng lahat ng damage ng Execration. Hindi naman pwede din yung Gyro. Malatamag last pick to Exe ah. Kasi last pick nila kanina is Lardar. Di gano'ng kaganda. Yung itong Lord Druid din, no? Last pick nila to, di ba? Yes. Dapat pag last pick, yun yung nagdodominate sa game eh. Di ba, moron, ganun yung nakikita natin. Pero for Exe, kabaliktaran na nangyari, guys. Ito, nangyayari. Talagang dinudurog sila rito ng Geekfam. Tama ka dyan. Boss, alo, ang hirap, medyo yung LD, kailangan din ng pagganahin. Medyo mahirap yung LD dito and mahirap i-survive yung LD na nahirapan talaga sa lane. Sa lane, no? Pero may black hole pa naman eh. Yun ang hindi pa natin nakikita. Tino. Kaya pa yata. Pero ang yaman ng Gyro, ang yaman ni Kuya Force. Yung Ember, nagagawa niya yung trabaho niya. For Geekfam, solidong performance para sa kanila. And Scam, na-clear niya na rin. Yung mga neutrals dito. Yaman, ang yaman din ni Kuya Scam na naman. Kuya Bob, kaya Bob! Aray. Sa pool. Isang mabilisan. Okay. Ay, ay, ay. Oh, it's magic! Kakanta ka na lang talaga pag nasa pool ka sa tenga. Magka, ano, alishrak ka eh, no? Wala kaya nilang pigilan eh. Ang yaman kasi talaga ng, ano, ng the rest of Geekfam. Kita mo si Hoodwink, sobrang yaman niya. So, sobrang bilis na naging vessel niya. Kaso na, ano, na talagang mapipigilan nila anytime. Oh! Naman, so, napaka-basic talaga. Slide to PC rin, Jane. May araw na kasama. Basta maglalaro lang lagi yung Mirana dito kay Ember eh. Yan, ganyan na matik yan. Nakakatakot. Na combination. Deadly. Simple but deadly. Kumbaga, pwede ka pong pumili ng isang support na malikot din. Yan na naman, mahuhuli naman si Palos dito. Huwag naman na sana, boss. Oy, mahuhuli talaga. Hindi pwedeng hindi. Pang!
laki ng value ng vessel plus ng anong break nito. Oh. Yung shooter, yung break niya sa lime steel plus yung vessel pa niya nandiyan. Kawawa sila si Rock plus si LD. Ayun, yung Bloodstone, lalo din ang 20. Actually, alam ng exit ang combo na to eh. Yung Mirana, Ember eh, kasi sila nag-run din yan. Alam din nila na nag-offlane and dying si Force ng Predator League. Alam nila yung papuntang unos sa kanila, pero hindi nila... Oo, and pag may inigwa sa kalaban, auto-gyro din sila kasi maganda nga naman daw yung ano, yung gyro dyan. Pagdating mukhang nag-experiment sila rito. Okay lang naman yan. Sa BTS, di ba? Patay. Okay, eh yun na yung black hole na inaabangan natin. Kaso, napakabulis naman ng responde. Nandito na ang Geekfam. So, magkakaroon pa ng trade, guys. 1-for-1. Ay. Boss, alam, ang hirap nito. Oo, ang ganda nang nangyari. Naku nila si Ember Spirit. Pero, hindi nila lang siya nang nabibigyan ng pansin yung gyro, ah. Plus yung undying, yun yung mayaman eh. Mayaman. Ah, eco-saver. Nag-eco-saver na nga rito si ano. Si Kuya Porso. Sabi niya, sige, tepe, parang pwede yata ako yung eco-saver build, ah. Pero, parang ganun mo kaya eh. Kay Iskem eh, no? Kung baka pag-ubuo ng team si Iskem, baliw ka ba? Baliw ako! Sali ka sa akin! Oo. Yun ba yung initial interview ni Iskem? Baliw ka ba? Parang, no? Yun yung isa sa mga lalasang ko po. Malus! Bam! Sinapak! Bam! Git! Ano yun? Aray! Para si Kuya Porsche yung real carry, ah! Ay! Ito na si Malus! Wala na, pwede na silang mag-trito. Pwede na silang saka maganda kasi, kayo yun ang pwedeng bumuo ng raid pack either si Mirana or si... Si Hoodwink, no? Hindi, mukhang Mirana lang eh. Yun lang yung item ng Mirana siguro dyan eh. Or yung ibang 5 na Mirana, nag-ano pa rin eh. Double raid ban, tapos nag-melder pa rin. Mga damage item pa rin na post 5, no? Yun na, nakakatakot. Kasi mayaman din naman yung Mirana eh. Kasi yaman lang siya ni Shanks. So, yaman the rest of the Oop! Naku po, nahuli pa. Ayan na. Napaka basic ng dotahan. For Geekfam, parang after mo mapanood to, ang sarap mag-fine match. Kung ikaw yung Geekfam, no? Or kung ikaw yung fanboy ng Geekfam. Pero kung ikaw naman ang Execration, parang pahinga muna. Pahinga muna, kain muna tayo. Mamaya na tayo mag-fine match. Pansit kanto na may itlog, tas ano, tas saka ka mag-fine match para ano, para buhay na buhay ulit. Pero, medyo balagbag ha, balagbag ang nangyayari sa kanila dito, guys. 9k gold lead, 22 minutes into the game pa lang. Si, actually, si Skem di pa nga sumasama sa teamfight eh. So, yun yung parang kinakatakot ko for Execration later on. But still, gumagawa pa rin ang paraan yung Execration dito para makabangon sa net worth nila, palos, creating space for himself kasi wala masyadong space na nagaganap kasi na lagi silang out of guard ng Geekfam. Ganun lagi nangyayari. Mm-hmm. Ang tapang, laging paabante yung Geekfam. Wala sila paabante. Oh. Ay, 11 and 28 din as well. We haven't seen yan, sinasabi natin. Ayun, Lotus Box. Paso, kaya ba nila patay ito? Ayun na, napatay nga nila si Kuya Force. So, nakaisa. And Desolator na rin. Itong si Palos. So, kahit pa paano, makagawa ng paraan itong Execration na makasuntok. Yep, sasabihin ko pa lang eh, we haven't seen some avalanche toss, mga toss back ni Shanks. So, yung mga kailangan natin makita dito para makapatay yung Execration. Satanic na si Skem. Eh talagang gusto nila lumaban dito. Sa may bandang high ground. May vision advantage. Ba? Wala? May naispatan sila rito si Cox. Kaso mabibigyan baka agad nila yan. Gusto nila patayin yung Hoodwink. Pero Shanks unang nabigyan. Eh patuloy lang inahabol dito. Eh Skem tumatayo lang. Ito yung black hole. Kaso nasa yung follow up damage. Wala po nangyari. In apat yung patay sa side ng Execration. Palo, sinahabol si Narman. Hindi niya naabutan na buhay pa yung Hoodwink nun. Ay. Uy, nakita pa siya! At ngayon, nag-turnaround pa ngayon!
sa kanya yung hoodwink at siya pa yung namatay. Ay, ay, ay. Delisyoso. Nagkaroon sila ng ano doon. Dapat kung ano si pala sumusun dalawa eh. Patay yung dalawa sa black hole eh. Ang ganda sana nung ano. Diba, matay na din kasi yung hoodwink. Yung talagang inabol ng ber eh, no? Ang gulit. Nagigigil siguro. May streak kasi si Narman eh. Oo. Saka isang root lang eh, kaso hindi na root. Yun. Inabot din ang malas. Loko-loko to si Boyd, no? Boyd, Chinese name. Malas na to si BDC. Easy lang. Nag-a-adjust pa lang yan si BDC sa post 5. Diba? Malay nyo. May inaayos pa si X yan. O, totoo lang na. Para sarap na nga maging coach o analyst per team, no? Yung mga nanonood dito, pili ko may malakas, magaling talaga mag-coach and analyst dyan, eh. Pili ko mag-apply-apply na kayo sa mga team. Kasi, kita nyo naman yung mga comments nyo, no? Malay nyo kayo na hinahalap ng music sa mga bagong team. Daming bagong team, nasa Indonesia nga lang. Okay. Ayun na. Ganoon natin, scam. Gusto nyo ba natin? Pero may age of the immortal pa yan. Wala siya sa tonic dito, guys, ha? Okay, bakbakan, number 2. Fight! Yeah, BKB by Cox. Ito na, magkasa sa tonic ba? Kuda pa pala yung sa tonic dito na si Skem. Pwede nila mapatay kagad to. Gano'ng capture will fall. Ito na, kailangan na magback dito ng Geekfam na yun. Eh, pero naglalaban. Kuya Force, mamamatay din. Ito na yung mga buybacks ng Execration. Talaga gusto nila lumaban dito. Pero Cox, mag-out na lang. And buyback by Tiny. Pati na rin dito kay BDZ. Sobra. Napasobra ang mga tropa. Dapat bumasag sila doon. Pero wala, napakommit na si Kuya Force. Nandun na sa tier 4 tower eh. Nandun na rin nila. And yun yan. Ano ko lang value ng doon is na force rate mga buybacks ng Execration. Pero the question is, enough ba yun? No? For Execration. Na, oo, napatay mo yung mga force. Pero still, sobrang laki pa rin ang lamang eh. Ang yaman-yaman pa rin ng Gyro. Pero the rest of the heroes after kay Gyro, dikit-dikit naman na. So, ano yun? Good news yun in a way for Execration. We'll see. Wala nang AGs. The next time na mabubuhay sila, saan ba sila maglalaro? Yun ang question for Geekfam. Ubus na rin yung tore ng X eh. Aganims Ember Yaman ni Skim, no? Tama na naman yung network niya, oh. Angat na angat na naman. Saka hindi lang yun. Diba? Ang dying. Sobrang yaman. Di makalapit Disruptor. Kaya rin muna tayo nakikita ang magandang place from Disruptor. Kasi from BBC. Kasi nga, lagi siya nilalapitan ni Force. Yan. Magagawa Hatic mo yun. Disruptor ka lang. Diba? Lalapitan ka lang. Kahit si Tiny nga, hindi siya makapag-dagger masyado pag once na gusto natok si Kuya Force. Sabi nga ni Mipwet, nahiruhan lang yan, sabi rito. Ni Josh Baudin. Nahiruhan lang. Oo. Kaya naman pumalag, no? Nahiruhan lang. At saka kita mo naman talaga yung hero nila eh. Counter sa lahat eh. And yun nga, saka yung combo nila, yung lagi nilang ginagawa dito, Geekfam. I think next time, hindi na dapat nila binibigay. Yung Ember Mirana, na nawalaan mga boss kanina. Sobrang deadly combo. Halos kalahati na rin, ha? 15 and 37. Bibigay man nila kasi no choice na eh. Nandun na yung Ember eh. Ay, nandun na yung Mirana eh. Automatic Ember na isunod nun eh. Alam ko mayroon pa sinasagot yan eh. Nakakalimutan ko kung ano yung sinasabi nila eh. Pero hindi nila na pick ngayon eh. Disruptor yung naging ano eh. Naging pwede nang sagot sa Ember Mirana. Kasi syempre for sure lalapit naman si Ember Spirit lagi. Saka hindi naman nabilis yung BKB niya. Nix-assassin yata kasi nakabandi yung nix-assassin. Oo. Hindi rin kasi malalaro yung Ember pag may nix. Napakahirap din eh. Hala, hindi ka pwedeng mag-up. So, autoban, no? Autoban? Yeah. Ito, magkapakita si Skem. So, op, mabibreak pa yung smoke. Malaga, okay. So, alam nila nandito. And Skem,
Pwede siyang marap. May satanic siya. Walang alas siyang BKB. Tapangan yung skin dito. May tiwala talaga siya sa mga campaign niya. Especially kay Force. Hindi siya nag-BKB. Nasa likod na ha. Sa likod na magagaling Geekfam. Mukhang mahuli yata rin si Palos. Toko po. Sa may bandang high ground. Palos na naman po yung matadali. Oy, oy, oy. Delisyoso. Pagkain na naman po. Boy, BKB by Cox. And that sharpnel. Or I mean assassinate. Sharpshooter. Kung ano man tawag nyo dyan. Oy, napatay nila si Narman. Pwede pa yata to. 1-for-1 trade. So, guys. Mukhang advantage for ano eh. Geekfam eh. Ganda na kanilang pwesto na rito. Meron silang triangle na fina farm. Smoke na naman for X eh. Medyo nalito ako kasi sila yung nandun sa side ng Geekfam. Tara! Tumalo na rito si Shanks! Tampulagana po sila dito. Gusto nilang unahan itong si Gyrocopter. Nakakapag-black hole pero nakapag-ganoy sa tanik. Nagla-lifesteal ng bag niya at hindi nila na-burst down yung Gyrocopter. Pero wala kasi BKB yan. Papasok pa din yung damage dito ni Bob. Mapapatay nila dito. Ito si Skem pero Cox with a double kill. Pwede na raw yun. Nakuha na rin na execration kung ano yung kanila gusto. Pero hindi pa yata tapos. Flight of Sirenchay. Tatamaan dito ng arrow. Etong si Bob. Pero mag-disengage muna yung Geekfam dito. Skem! Kailangan niya ng BKB. Hindi enough yung satanic lang. Wala. Lahat ng, ano, ng skill kay Skem din niya binigay. And, nalulungkot si Kuya Force kasi hindi siya pinapansin. Hindi siya pinapansin dito sa team fight. No, talagang ihuli mo na si Undying. Okay lang yan, basta kumusay sa ibang heroes. And di magandang trade yan actually for Geekfam. Dalawang support lang nakuha nila, na-defend nila yung towers nila din dito. As well, nakakapagbigay ng way for Bob and for... actually, for the rest of course. Except para maka-keep up sa farm. And nakaka-keep up sila sa farm, oh. Konti lang yung lamang nila and basag na yung mga towers nila. Pero 12k golded pa rin to ha. Baga, yung mga supports, yung difference ng supports, yung makikita natin na network. Ang yaman ni Mirana plus ni Uding, para ka na may dalawang position po. Dalawang post-por eh, no? Oo. Yun yung pwede gawin ni X eh. Pares na post-por to dati eh. Yung sobrang greedy na ano. Okay, farm tayo lahat, no? Na execution sa kanilang lineup. Pero hindi nila nagagawa. Pwede pa si BDC isa. Tapos si Shanks, no? Oo nga, di ba? Dalawa lang parang post-por sila eh. So, super greedy eh. Mati pong ano nga eh. Yan o, oh, Mirana, Hoodwink. Parang parehas post-por. O nga, Snapper. Ginagawa ni Q sa kahit. Di ba parehas post-por dati yun? Pwede yan eh. So, okay. Gusto nila yung burst down. Yung napakakuyot na Undying na nag-BKB lang, nag-tombstone, nag-ahabol ngayon, and Palos with the TP out, kailangan nila mag-back out. Kaso namatay na yung tatlong heroes dito ng execration. Mali ang target. Sabi rito, Mayday, Mayday, ubos tayo. Apat yung patay sa side ng execration. Kanina team fight na hindi po ubos sa Geekfam, hindi talaga nila pinansin si Force eh. And ngayon, targeted si Force, which is ganun lang. Binigay nila lahat ng skill for Force, binigay nila. Akulat ng akum! Oho! Ano nangyari? For execution. Kala ko. I-an na nila eh. Alisan nila sa conclusion muna si Force sa team fight. Nagulat ako, yun ang target nila. Still, may dalawang racks. Basag agad. For execration. Mabilisan lang. Okay, kamot ulo. Kahit hindi makati. Execration, wake up, wake up. Ano ang solusyon na mangyayari sa kanila sa mga susunod? Nabigla rin sila sa kayang gawin ng Geekfam. So, and BKB, yun na nga kay Skem. Mayroon pa siyang Aegis of the Immortal. Ngayon, lalong hindi mo mo-focus. Itong si ano... Scam. Pero black hole. Hindi kasi inintay nila yung black hole din kanina eh, no? Talagang yeah. Lumabas din sila eh. Dapat si Dino talaga yung magsiset ng team fight ng execration. Or sabihin na natin. Sobrang muna sila sa black hole ni Dino. Yeah.
very crucial na skill, boss, para sa side ng execution. Mm-hmm. Doon sila nanalo eh, every time na magkakaroon ng magandang block. Ay, wala na masyadong pamigil sa block hole dito. So, totoo lang po, for Tino. Basta may BKB siya, kasi yung pitigil dyan. Si AGs, isang na lang lane yung paglalaro. Isang lane lang maglalaro yung Geekfam for sure. Leto rin yung last skills nila. Leto, may Aegis advantage or execration. What can they do to defend this last set of rocks? Okay, so 44-17 scoreline natin, guys. 35 minutes ng game natin. Aegis of the Immortal. Nandito sa mga gyrocopter. Isang rocks na lang. Yung kanilang ipupush. Bottom lane na lang. Aangat na yata to, Casey, no? And Aghanims. Yung Tiny. Mayaman, ha? Si Tiny. Aghanims. Yun na yung kinuha niya. Parang di na kasi enough na siya yung pumapasok, eh. Ulang lang damage, eh. No? Ito na, sabi niya, damage na ako. 3 throw na lang muna ako, ha? Nakakul 3 throw. Ito na, guys. Aangat na yung Geekfam. Execration de defensa. Kaya pa ba nilang dumipesa? Yun ang tanong, Kuya Force na kumuna. Binabahala ka agad yung tombstone dito. Hindi pa niya pinapap yung kanyang ultimate, pero natos bakang. Oh my god. Pero bigay-bigay agad yung ito kay Kuya Force. Ayan na, pinagkasapak niya na si Shanks. Yung kanyang Aghanims hindi nagamit, guys. 50 seconds down, sharpshooter on Enigma. Binubulas lang po sila dito ng hoodwink, guys. Hindi sila makalabas. Patuloy lang na nasa may punuan. Ayan na naman. Boost back. Papanan. Tatama. Oh my god. The play is coming from Geekfam. Hindi na nakalaban. Yung execution. Walang way para sila yung mag-initiate. Lagi sila naunahan. Pero namatay na si Kuya Force. Mukhang pwede pa yata ito for execution. Kaso may bear pa ba? Eto si Palos. Ayan. Nag-resummon na. Patay nga lang. Eto si Bob. Ayaw pa rin mag-buyback ngayon dito ng Enigma. And Narman, kita nyo naman nasa may puluhan lang. O, oh, pag luwabas ka, aking ka. Hindi siya nakaalis dun eh, no? Ang hirap ng sitwasyon. And I think hindi. Eh na, agalim siya si BDC. Ito na yata yun. Ito na BDC. Magpakitang gilas ka na. Meron pa palang, okay, meron. Tama, meron pang rock sa taas. It's time. Ah, meron pa nga, oo, oh, ito na. Okay, nagkasahan ni Kagan. Tignan natin, kaya ba nila patayin sa unang buhay ito si Skem? Kaya yata! Kaso nauna na naman yung Tiny, kahit nag-3 throw po siya doon. Tinanong na na kagad sa return ito si Cox. Ito, kaya nila nga patayin. Oh, number 1 na buhay. Tatalunin ba nila to? Kaya ba nila ang number 2 si Skem? Wala yata, guys. May black hole pa, ha? May BKB si Skem. Nagamit na. Hindi niya pwede nilabag yung kanyang static storm dito for BDC. And ako, down na po yung last rock. And mukhang nag-give up na nga. And the rest of execration dito. Or meron pa kasi may BKB, meron pang black hole. Plus ultimate si BDC. Pwede pang mambigla. Ayan na, dikit-dikit! Ayan na yung Ay, nag-black hole! And eto na kayong ultimate dito ni BDC. Kaso, lang sa sustasa. Pero another black, no! Black, no, ang nangyayari, guys. GG. And Geekfam, victory dito sa ating game number 2. At last, naka 2-0 din. Hindi 1-1, no, for Geekfam. Tsaka convincing talaga yung naging performance ng Geekfam dito. Nakikita mo yung mga outplays na meron for Geekfam. And the way they pick or the way they draft sa bagay din si Skem din kasi no the way they draft the way the items no na kinukumpo in item ni Force no and great performance overall for Geekfam mga supports grabe si Hustla si Narman grabe mm-hmm. Tong player na to mag woodwink siya yung may pinakamaraming kills so kung tutusin and sobrang aga ng vessel niya dumating sa point na hindi na masyado magamit agad ni Bob yung kanyang bloodstone and si Palos hindi rin siya makalaban because ka syempre makunat si Palos pero yung lifesteal niya di gumagana because of the vessel and the sharpshooter so hindi talaga sila makalaban sa early. That's what happened on game number 2.
Ayun na nga, guys, nadali yung execration doon. For sure, kailangan nila mag-adjust, guys. Ito naman natin. Marami pang kailangan nila adjust sa performance dito ng execration. For Geekfam naman, unti-unti nang sumusolid, no? Yung kanilang galawan. I think, nakita natin, basta 50-50 or lamang sila sa drop. Ang lakas nilang mandurog, no? Sobrang solido nung kanilang mga plays. Especially, itong si Kuya Force, lagi, pag panalo yung lane niya, automatic, easy game. And Darman, ang ganda ng performance niya rito sa game natin. Diba? Si Ember Spirit din, ni Cox, kahit na naman besta bigyan sa may gitna. Nakabawi. Oo. Nakita mo, naging 14-3 pa nga siya. So, more on lane lang yung napatay dito, itong Ember Spirit. And Scam, doing Scam things na sobrang yaman. Diba? Nakakahalos hindi na kayang lumaban ng execration dahil sa sobrang yaman niya. So, malaki potential ng Geekfam dito, no? Pero meron pa tayo sinusunod na series. Ano ba susunod na series natin, Casey? Nakalimutan ko. Ah, ito. Meron tayo rito, Sersha versus AG. Yung ano, Yowe versus yung kanyang mga kakampi dati dito, Ken and Rupido, no? And also si Asta, yan. Yan ang labanan natin dyan. Kita nyo naman yung ads, guys. Kaya kita-kita yan. And meron tayo yan sa rivalry.com/WXC, guys. Check nyo na yan. Pimblas ako yan yung page kung may mga katanungan kayo. Pero kami ni Casey, guys, is magpapaalam na, Casey. Baka mag-i-stream ka. Saan ka ba nila mapanood? KCKY, search lang po yung Facebook page. Nag-i-stream ako paminsan ng Dota. Yan. Yun lang naman, KCKY. Oo. And ako naman, guys, sa WXC, follow nyo na. Or kung gusto niyo makakita ng mga tumatamang panaginip, i-follow niyo na ang aking page, Alo WXC. Mamaya siguro baka lumabas na yung panaginip natin bandang NA kasi ang dami na nagpo-post na 100 teams, C9 daw. No, my friend. Mali kayo diyan. Yan. Abangan ko din 'yan. Abangan, guys, ha, kung saan o sino yung mga mapanaginipan natin yan, guys. Pero ayan, follow nyo ako, Alo WXC sa Facebook. Pero kami ni KCY magkapaalam na, guys. Maraming salamat and paalam. Thank you, guys.